Dream High and Hello World. Sa ngayon, nakikita nyo ang mga students namin sa UK Diplomine Hub, ang social fair na ngayon is kakatapos lang nila sa kanilang course. And so, mga ma'am, pwede nyo bang ipakilala yung sarili nyo sa mga manunood natin? And then, ayun, ano ba yung course na kinuha nyo dito sa ICC? So, mag-start na kay Ma'am Bernalyn. Yeah. I am Bernalyn Reyes and taking at level 4 in health and social care. And now, graduate po kami today. I'm Gigi Rose Canales Bacalan and taking HSC level 4. And today, graduate na po kami. I'm Heidi Fuentes, taking a level 4 and health and social care. Graduate na din. And I'm Reina Mori under the UK Health and Social Care level 4. Ayan, so, yun, ma'am, paano niyo ba naisipan na mag-enroll sa UK Diploma in Health and Social Care? Okay. Ako before, nung makita ko siya nasa social media, then I decide na why not yan. At saka, yung amo ko naman is very open naman siya pagdating sa mga ganyan, ganoon. And then I try to talk to them. Then, pumayag naman sila. Ganon, tapos, okay, and especially now, we both know caregiver is in demand for yani, in different country. Mm-hmm. Tapos yun, ganon, ginrab ko na siya, and finally, we have this. Ako naman po, nakita ko po siya sa Facebook, tapos dati, kasi ano, every week yung day off po, gusto ko sanang mag-enroll. Yung amo kasi, ano, nag-offer sa akin na, baka gusto kong mag-aral. Yung una, ano, yung dapat yung teacher, yung EB English dito. Sinaman ako dati ng amo ko, tas di ko yun natuloy. Tas ngayon, natuloy ko na, pero caregiver. Yun, amo ko naman nag-ano sa akin, nag-support lahat, pati financial. ano ko to sa amo ko, parang utang na loob, yun. Oo. Yun. Special sa finances na. Mm-hmm. Yung amo kasi napaka-supportive. Thank you so much, madam. Oh, di ba, no? Ako naman, ano, nakita ko lang siya sa ads. Dinaipon mo yung tapos, lahat. Pati, hindi ko siya agad na-update. Yung nagbakasyon ako. Pagbalik ko, sinabi ko sa amo na gusto ko mag-aral. Gusto ko talaga siya yung mga caregiver kasi gusto ko maging nurse dati, pero hindi siya na. So, hindi siya natuloy. Hindi siya natuloy. Iba yung mga natin priority natin before. Tapos, sabi ng amo ko, sige, basta mag-work lang ako sa bahay nila. So, why not, di ba? So, thank you pa din. At ito na ngayon, alam niyo na, makakapag-ano nyo tayo ng next step. This is our first step. Yeah. Ako din, ever since gusto ko na talaga mag-caregiver. 2015, naging core na ako through Bintong Aral. Pero yun, ayaw na nga mag-upitin ko yung off. So by this year, is na tumagal ako sa kanila. Lalo akong nagmamakaawa ko mag try and try lang. Kaya sabi ko naman, online naman. So hindi naman ako sa nakakalakas. So kahit natatrabaho online, ganyan. Yes. At least na tapos. Oo, ayan. So, para sa lahat ng mga kababayan natin, ma'am, na ngayon na makakapanood nito or nanonood ngayon sa live na to, paano nyo na-manage yung pag-aaral nyo? Kasi, syempre, may kanya-kanya kayong trabaho, di ba? Tapos, ang priority natin dito is yung trabaho natin kasi ito yung pinunta natin. Alam naman natin lahat yun na hindi yung pag-aaral yung pinunta natin. Yung trabaho talaga. So, paano nyo siya na-manage yung pag-aaral nyo at yung pagkatrabaho? Time management lang. Time management. Mm-hmm. As well as you can do your work and then you have time for your class. Yun so, kailangan talaga na ihati mo yung oras mo sa pagkatrabaho. Nasa sa'yo yun, paano mo i-manage yung time. Ibigay mo yung best mo na magtrabaho para naman yung employer mo, syempre, ma-interest. Ibigay ka ng chance. Yes. So, ano yung magbigay sa inyo ng motivation po, ma'am, na mas lalong nag- work hard kayo para maabot niyo yung family. Family, number one. Number one. And family. Myself. Yes. Pero siya namin sarili namin na ipakita sa kanila. Para sa kanila. Pinag-aaral. Yes. Na kaya namin, kahit nagtatrabaho na sa malayo kami yun, kaya namin na
makapagtapos. Mm-hmm. Kasi hindi naman talaga biro, no, yung nag-aaral tayo tapos nagtatrabaho. Mahirap. Mahirap siya. Yes, kasi nakikinig ka kasi ka sa amin. Sabi ang amo muna, dalhan ako ng kape. Wala, mag-aaral pa ako. Ay, sa akin naman kasi siya, okay naman siya kasi once na ito, oras ko na ng klase, nasa room na ako. Hindi na nila ako tatawagin, ganun-ganun. Sa akin, binibigyan naman ako ng time ng amo ko pag alam nila na may oras ng ano. Yung ganun. Araw na yun na ano, oras may klase oras ako. Yun. Sa akin talaga, ma'am, alam nila may pasok ka, tapos magtatawag yung ano, yung alaga ko. Yun yung mayroon, parang hindi ka makapag-focus. Hindi ka makapag-focus. Dadalhin mo yung cellphone, tapos sabihin niya, bakit may camera? Sabi ko, siyempre, nag-aaral ako. Pababalikin ka naman niya pag mabuti yung mood niya. Pero pag hindi niya, magluto ka dyan, mag-aaral. Kasi sa akin kasi, pag yung oras mo, kasi once na nag-lecture na, okay then. When you have a remaining time na, so the lecturer will say like, okay, take your time, like this, take your time to answer na, ganun-ganun. Doon na rin ako kukuha kasi nasa oras ko, hawak ko yung oras ko ng klase. Mm-hmm. Yun naman ang kaigihan na nun. Kaya, yun yung kagandahan nun. Tsaka ang kagandahan dito kasi sa online kayo lahat nagkakaaral. At ma-advantage pag online, ma'am. Oo, okay. Kasi may mga recorded class. Kasi pwede mo siya i-review. Paulit-ulit kang mag-review. So, paano nyo natapos yung mga assignments nyo? Binibigyan kami ng time, pero sa akin kasi hindi ko siya matatapos sa time na binigay sa amin. So, sinasabi ko sa teacher, pwede next, pag may time ako sa gabi or next day. Binibigyan naman kayo ng... Naman kasi yung pero sa akin naman yan. Kasi, every matapos yung module, ginagawa ko na agad yung assignment ko para wala na akong tambak. Para hindi nga ka-stress, diretso-diretso. Kasi diba one hour and half lecture, tapos one and hour, half, parang yung time mo na yun na mag-ano, tapos doon mo na siya, kuan yung time. So at least habang nagtatrabaho kayo, no, ginagawa niyo yung para magkaroon kayo ng bagong credentials na magagamit niyo in the future. So sa ngayon natapos na kayo, ano ba yung nagbago ngayon? May nagbago ba sa mga ano niyo? Yes po, yung parang mas more confidence ka pa sa sarili mo, ganun. Na, tapos, na kaya mo. Nadagdagan yung sabi. Yeah. Self-confidence. Kasi meron na kayong credentials. Yung mga po. Yung sinasabihan ako ng nurse, sabi ko, hindi nurse, yung kinuha ko, caregiver. Then, ano para yung parang, para sa sarili ko, parang proud ako sa sarili ko, ganun na, na kaya ko to, kahit nagtatrabaho na nag-aaral. Yung financial, lalo na yung financial, di ba? Abutan tayo ng emergency sa Pinas, ganun, tapos meron pa dito monthly. Pero at least kahit paano yan eh. Na-survive. God is good. Kasi alam niyo, iba din yung feeling na yung pinapaaral tayo ng mga magulang. Sariling sikap. Sa akin naman, at grateful na ako sa amo. Ang feeling mo ng toga. Nakakaiyak mo. Tsaka ano kasi, lalo na yung parang alam mo yung dibdib mo, parang ang gahan sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. Hindi mo ma-explain yung as in feelings, kasi ano siya, kasi another knowledge. Yes. So yun. And the first step, this is of our first step. Yes, kasi itong UK Diploma in Health and Social Care is under siya ng British Curriculum. So yung diploma na natatanggap niya ngayon is international recognized siya. So yan is naka-office na, pina-authenticated na siya sa UK. So good. And then, pag nalaklay kayo ng Canada or UK, kakailangan nito is yung sa WIS evaluation. So, pwede nyo rin siya ipa-evaluate sa WIS. So, pwede nyo siya ipa-authenticate sa DFT. Ito yung kagandahan dyan kasi international siya magagamit yung diploma at wala siyang expiration. Yun yung mas, alam mo yung benefits niya na nagigain nyo dyan. Tsaka, alam mo yung fulfillment yun din na yung pinagsisikapan nyo. Pinaghirapan. Pinagpupuyatan. This is diploma. This is a diploma, not a certificate only. Kasi magkaiba yung certificate at diploma kasi yung certificate is nag-expire siya within 5 years, 3 years. There is expiration. But this is our diploma. At least yan is lifetime niya siya magagamit. Yes. Hindi pwede kayong mag-upgrade, mag-level ano kayo kasi hindi yung level 4, level 5. Kaya nga, inshallah. Ganun siya. Kasi yung parang first year, second year, third year, yung sa atin, sa Pilipinas, diba? First year college, second year college. Sa UK kasi iba sa kanila, level 3, level 4, level 5. So, yun ang level 4 is equivalent siya sa first year to second year college. So, yan. Sa ngayon, tapos na kayo, alam niyo na kung ano yung experience bilang isang estudyante at nag-aaral dito sa ibang bansa. So, ano yung magiging message niyo sa mga kapwa OFW natin na yun nanonood ngayon sa inyo? Okay. Hello, kabayan. Yan.
kung may plano, may paraan. Maraming paraan. Go-go lang. Fight. Yes. Opo, kung gusto niyo naman po mag-aral, kung parang ipapakita mo sa ano sa lahat na kaya mo kahit na kahit may trabaho ka pero nagawa pa rin ano mag-aral. Ayan, think positive lang. Yes. Kung may opportunity, grab the opportunity na mag-aral para at least naman may pagdating ng panahon makahanap tayo ng magandang trabaho, hindi lang sa ganito tayo. At least, 'di ba? Meron tayong stepping stone. Yes. Para mag-level up naman yung yes. Sabi naman, basta lagi niyong sabihin sa sarili niyo, you can do it. Yes. Walang imposible talaga na basta lagi yung positive. Positive. Yes. Ayan. So, yan para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Ayan. So, yan po yung kwento ng aming mga estudyante sa UK Diploma in Health and Social Care na hindi sumuko para matapos yung kanilang course. Ayan. So, kung gusto nyo din na maging isa sa kanila, ayan, so tawag na po tayo sa aming WhatsApp number, +639 21 582 879 or kaya sa +965 993 02 850. Lina po kayo dito sa ICSA. Baka kayo mag-end, may mga pahabol ba kayong mga message sa family nyo or sino yung gusto nyo pasasalamatan. Hello family and hello my dear. Thank you, Ma'am Paola. Na-miss ko namin. And yes, thank you po, Miss Pao. So, hindi napakabait po ni Miss Pao. Yes, thank you. For sure na yun, proud na proud si Ma'am Paola. Kaya, Miss Paola tayo lahat. Opo. Ay! Mga kasi. Kami, kami. Batch kami. Kaya salamat po, Miss Pao, for everything. Thank you, Miss Pao. For more knowledge. Thank you. Turo talaga. At pagbigay ng, ano, ng mabait na lessons. Lahat-lahat po. Thank you. Oh, at then, saka sa isa pang naming teacher na si Ma'am Paola din. Dalawa kasi Nicole, sila. Nicole. Si Ma'am Paola Joy. Si Paola Nicole. Kasi yung first teacher ko. Tapos si Ma'am Paola yung isa yung pangalawa. Thank you din po. Lagi niya, lagi man po ako makulit. Pero thank you. Thank you for everything. Shout out sa dalawang teacher namin, puro pao. Thank you sa employer ko. Thank you for everything. Thank you so much. And most of all, thanks to him. Thanks God. Thank you po sa ICSA. Thank you. Thank you. Come here na po kayo dito sa ICSA. It's not too late for everything. Ayan. So once again, congratulations po sa inyo. Thank you. Thank you po sa ICSA po. Sobrang proud po kami sa inyo na yun, tinapos niyo yung course niyo. And ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po muli si Miss Rachel na nandito sa likod ng Camila at nagsasabing, ICSA, your partner on success! Thank you and see you soon. Thank you po! Thank you!